paalala lamang. Itong mga kwentong ito ay ibinahagi ng mga manggagawa at trabahador ng mga gusaling ito. Walang patunay kung may katotohanan ba ang mga kwentong ito o wala. Kung narinig mo na ito dati, mainam para sa'yo. Pero kung hindi pa, handa ka na bang matakot? Taong 2006, Raffles Building, Ortigas. Dalawang empleyado ang sumakay sa elevator mula 31st floor ng building na ito upang bumaba at bumili ng kanilang kakainin para sa hapunan. Ginabi na ang mga ito sa trabaho dahil sa dami ng kanilang gawain, paperworks, reports, at presentations. Lahat na parang nagsabay-sabay para sa buwan na yun. Naglakad ang dalawang ito papunta sa elevator bay habang pinag-uusapan ang kanilang mga kakailanganin pang gawin. Ang dami ko lang nainom na kape. Pakiramdam ko masusuka na ako. Yun nga eh. Kung pwede ko lang iswero yung kape sa ugat natin. This is my third day na sobrang konti lang ng tulog. O saan ba tayo? E pindutin mo muna yung elevator. Ito na. Saan ba tayo? E saan pa ba? E di sa McDo. Sige. Then samahan mo ako sa Starbucks after. Bibili na muna ako ng matapang-tapang na kape. O tara na. Pumasok ang dalawang ito sa loob ng elevator. Ngunit tila ayaw pang sumara ng pinto. Pindutin mo na. Pinindot ko na. Ayaw sumara eh. Dalawang beses nang pinipindot ang elevator upang sumara. Ngunit sa pagtataka nilang dalawa, ay hindi pa rin sumasara ang pinto. Naku, mukhang may kasabay tayo ah. Sira, sige takutin mo yung sarili mo. After dinner, ikaw na lang mag-isa talaga. Uuwi na ako. O so, kumusta yung mga reports? Tapos na ba? Naku, hindi pa. May konting revisions pa. O teka, ba't nasa 12th floor tayo? Hindi mo ba napindot yung ground? Pinindot? Di ba twice pa nga? Tinignan ng dalawa ang 12th floor at sa gulat nila, isang bakanteng palapag iyon dahil ang 12th floor ay kasalukuyang under construction. Walang ilaw, walang opisina, walang tao. Nanatiling bukas ang elevator door hanggang sa maramdaman nilang napakalamig na ng simoy ng hangin na nagmumula sa labas ng nasabing palapag. Uy! Isara mo na! Bilis! Kanina ko pa nga pinipindot eh oh! Habang tarantang taranta ang dalawa sa pagsara ng elevator door, sa di kalayuan ay biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw ng isang babae na tila pasugod sa pintuan. Pinindot nila ng pinindot ang elevator door pero tila hindi ito sumasara. Buisit! Ba't ba kayo sumara? Nang tila malapit na ang tunog ng sumisigaw na babae, ay biglang napaatras na lang ang dalawa at bahagyang napanatag ang sarili. Ngunit bago sumara ang pinto, naaninag nila ang imahe ng isang
babaeng nakasilip sa elevator door. Kumakaway sa kanila habang nakangiti. Kapag namumuno ka ng isang kumpanya, hindi mo naman maiiwasan na mas gabihin ang pag-uwi kumpara sa mga hinahawakan mong empleyado. Kung minsan, akala mo mag-isa ka, yun pala, hindi ka nag-iisa. Halos hating gabi na raw nang maisipang umuwi ng isang empleyado ng building na ito. Pagod dahil sa dami ng tinatapos na gawain. Biyernes daw yun papuntang Sabado. Gusto daw niya na magpahinga na sana ng Sabado at Linggo, kaya tinapos na niya ang lahat ng kakailanganin niyang gawain. May reputasyon ang tao na ito na magkaroon ng resting bitch face, at kadalasan ay hindi mahilig makihalubilo sa mga tao sa kanyang paligid. Parati daw siyang pinararatangan na may pagkasublada, ngunit sa totoo, panglabas lamang niya ito. Sinisikap niyang magmukhang matatag at malakas dahil isa siyang babae sa corporate world. Ngunit sa katotohanan ay napakabait nito at may malasakit sa mga empleyado. Alas 11:45 ng gabi. Naghihintay na raw ito upang sumakay sa elevator upang bumaba sa ground floor kasi naroon na daw yung pinabok niyang Uber para umuwi. Tawag na raw ito ng tawag sa kanya dahil bawal mag-standby ng matagal ang sasakyan sa harap ng building dahil kinukonsiderang main road pa din ang kalsada na yun. Ang sabi ng driver sa kanya, kung medyo matatagalan pa daw ito, iikot daw muna siya saglit at babalikan ng babae sa harap ulit ng building. Sumang-ayon naman ito at patuloy na naghintay. Alas 12 ng madaling araw. Lulugulugo na ang babae dahil sa pagod at antok. Halos hindi na niya maiangat ang kanyang ulo dahil sa pagod. Ngunit sa likod ng isip nito ay takang-taka siya kung bakit sobrang tagal ng elevator. Iniisip na lang niya na baka marami pang tao ang umuwi at puno ang mga elevator lift. Ilang saglit pa, may narinig siya sa likod ng kanyang tenga. Magandang gabi, ma'am. Ha? Gulat ng babaeng ito. Habang palingalinga sa paligid na tila, hinahanap kung sino ang bumati sa kanya. Ngunit, wala siyang nakita. Sa wakas, bumukas na ang elevator. Walang tao. Sakto? Anito sa sarili. Bumaba ang elevator diretso ng ground floor. Bumukas ang pinto at dahan-dahan lumabas ang babaeng ito. Ngunit paglapag ng huling hakbang nito palabas, biglang... Magandang hating gabi, ma'am. Natulala lamang ang babaeng ito. Sa pagkakaalam niya, siya lang ang sumakay dito. Ngunit sino ito? Dahan-dahan itong tumingin sa likod. At laking gulat niya ng isang babaeng tila baliw ang nakasakay dito. Puti ang damit na punong-puno ng grasa. Magulong-magulo ang buhok. Nangingitim ang muka at kinakagat ang mga kuko at bumubungis-ngis habang kumakaway sa kanya na tila nagpapaalam. Sa takot ng babaeng ito ay napatakbo na lang ito palabas. Simula noon, wala nang nagpapatagal sa kanila hanggang hating gabi.
Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating mga kwento ngayong araw na ito. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Habang nandyan ka, mag-comment, i-like, at i-share mo na din ang ating video para lumaki ang ating pamilya dito sa Scream PH. Kung nais mo namang magbahagi ng iyong kwento, maaari mo akong i-message sa ating Facebook group o sa screamphofficial@gmail.com. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.